Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Inaasahang tataliman na sa mga kudusang iniisyo ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng isang nagnangalang Mark Benedict Lee sa ginagawa nitong aktibidad sa Ilog Dumaka at tapat ng kanyang property, bahagi ng barangay Gulang-Gulang. Nitong mga nakalipas na araw, bagamat naisyuhan na ng DNR ng Cease and Desist Order, ay nakikitang nagpapatuloy pa rin ito sa ginagawang paghukay, pagkuha ng bato, lupa at graba na itinatambak sa kanilang umano'y tituladong lupain at planong pagdadivert ng daloy ng tubig sa ilog. Nauna nang inutusan ng DNR ang Mines and Geoscience Bureau ng Calabarzon na ipatigil ang proyekto matapos matuklasang wala itong permit. Ayon sa DNR, ang anumang paghahakot ng mga mineral katulad ng bato, buhangin at iba pa na mula sa ilog ay paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Ang cease and desist order po ay na-issue kay Mr. Mark Benedict Lee dahil po sa mga na-submitting report na nagpapakita ng mga leveling at clearing operations at ang mga hauling ng rocks at mga backfilling materials. At ang mga operasyon na ito ay napag-alaman na walang kaukulang permiso o permit na nagmulat sa provincial government ng Quezon, sa DNR o sa MGB. Ito po, non-compliance with the RA 7942. Ito po ay may karampatang charges na 6 months sa pagkakakulong, 6 months to 6 years. O pagmumulta na 10,000 to 20,000 o maaring multa at daily naman ang pagbabayad ng fine. Ang lokal na pamahalaan ng Lucena ay nagsabing wala rin silang ibinibigay na permit para sa anumang development sa area liban sa fencing permit na ini-apply sa kanila ng nabanggit na negosyante. Nagkaroon po dati dito ng initial na paghukay dahil gusto po nilang ilipat yung daloy ng ilog. Pero dahil nga po ito ayon sa batas na mahigpit na pinagbabawal, ginamit din po nila yung ilang mga minerals natin dito na inilipat po dun sa kabilang property nila. At ito po yung ating napatunayan at naisubmit na rin po sa region office kaya nakapagbigay po sila ng agarang action at desisyon na ipatigil po kung anumang po ang ginagawa po nilang illegal na aktibidad po laban po sa ating ilog. Matapos lumabas ang cease and desist order ng DNR, tinabunan ng kontraktor ang hinukay na lupa at inilipat ang kanilang mga mohon pero ayon sa DNR ay sakop pa rin ng ilog. Itinuloy ang pagtatrabaho sa lugar dahil ayon sa may-ari ng lupa, sakop nila ang bahagi ng ilog base sa kanilang hawak na titulo. Ganun pa man, sabi ng DNR sa kanilang findings, ang ilog ng Dumakaa kasama ang proper easement distance ay pag-aari ng gobyerno at hindi maituturing na private property. Una-una po kasi, meron po tayong proper easement na tinatawag. So, technically po, ang lahat po ito ay pag-aari pa rin ng gobyerno ng state. So, kaya po hindi po natin... Hindi naman nilalabas yung ano, ay may wala naman pinagdadalaan yung mga lupa. Kami nandun lang naman sa property. Oo, pero ang pag-alab po nito ng mga lupa, ng mga... backfilling materials, ng mga bato, kinukonsider pa rin po na kailangan na may kaugulang permiso na magagaling sa provincial government o na DMR o na MGB. Kanino po ba ninyo sinaserve yung papers nito? Ang CDO po na ito ay inisyo po ng MGB, ng Regional Office kay Mr. Mark Benedict Lee. Ako? At ang non-compliance o ang hindi pag-sumitro dito ay may mga pakukulang charges, no? In accordance with the pertinent mining and environmental regulations. Samantala, ipinagtataka naman ang tila kawalan ng interes ng pamunuan ng barangay sa usapin na ito. Dahil na magtungo sa barangay hall ang team na magsiserve
na mga kautusan ay wala man lang silang nakausap doon dahil nakapadlock o sarado ang barangay hall. Nung nag-inquire po kami sa kanila, may alam ho sila. At yun din po ang sabi mismo ni Mr. Benedict Lee, mayroon daw po silang verbal na kausap sa barangay Gulang-Gulang. Ang ilog Dumakaay ay isa sa dalawang ilog na dumadaan sa lungsod ng Lucena at nagsisilbing proteksyon sa mga pagbaha. Dito kasi dumadaloy ang ilog buhat sa Highland Tayabas patungo ng Tayabas Bay. Kaya pangamba ng marami kung masisira, malalagay sa peligro ang mga nakatira malapit sa ilog at ang kabuuan ng lungsod ng Lucena. Illegal, masisira ang ating kalikasan nangyayari ito. Baka mga ilang linggo, ilang araw, kakainin na itong mga kaway na tsaka mga kahoy natin tutumba. May mga kahoy dyan na malalaki, gaya ng bangkal na yun. Oh. Hindi ko lang alam, pag nagkakaroon tayo ng malaking baha, kung pagdaan ng tubig na sakop yan, tutumba na yan. Kaya sana naman, aksyon na agad ito. Ako si Randy Remontigue, at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.